Magandang umaga, Davao de Oro! Magandang umaga sa ating mga estudyante. Narito na naman muli si Teacher Francisco Poliran Jr. na inyong makakasama sa pag-aaral ng mga bagay patungkol sa edukasyon sa pagpapakatao, ikasyam na baitang. Handa na ba kayong makinig at matuto? Wow, magaling! Ang ating tatalakay ngayong umaga ay tungkol sa hawak kamay tungo sa tagumpay na makikita sa Module 15. Ngunit, bago natin talakayin ito, ihanda muna ninyo ang inyong module, notebook, papel at ballpen. Nakahanda na ba ang lahat? Very good! Paalala, huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng module. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Klaro ba mga estudyante? Magaling! Ang module na ito ay dinisenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang tulungan kang maging bihasa sa lipunang sibil, media at simbahan. Nahihinuha na una, ang layunin ng lipunang sibil, ang likas-kayang pag-unlad ay isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad o economic viability, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay-pantay ng kababaihan, at kalalakihan o gender equality at spiritualidad. Pangalawa, ang layunin ng media ay pagpapalutang ng katotohanang kailangan ng mamamayan sa pagpasya. Pangatlo, sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga material na pangangailangan na tinatamasa natin sa tulong ng Estado at sariling pag-uusa. Ang saklaw ng module na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, na iisa ang mga layunin ng lipunang sibil, media at simbahan sa lipunan. Pangalawa, na ipapaliwanag ang layunin ng lipunang sibil, ang likas-kayang pag-unlad ng lipunan, maging ng iba pang institusyon gaya ng media at simbahan, batay sa lipunang pagpapahalaga nito. Pangatlo, nahihinuha ang mangyayari kapag sama-sama ang pagkilos ng lipunang sibil, media at simbahan para sa pagtupad ng mga hangarin nito sa lipunan. May nalalaman ka ba na mga organisasyong di pampamahalaan o non-governmental organization o NGOs sa ating lipunan? Bilang mamamayan, ano ang napansin mo na ginagawa nila sa ating lipunan? Bakit kaya maraming mga tao na gustong mag-organisa o umanib sa mga grupo na ito? Mayroon bang kabuluhan ang pagiging aktibo ng mga miyembro nito para isulong ang mga layunin ng organisasyon? Ano sa palagay mo ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa ating lipunan? Sa kabilang banda, kung napapansin mo na halos lahat ng mga tao ay palaging nanonood ng telebisyon o di kaya'y nakikinig sa radyo para malaman ang mga pangunahing nagaganap sa bansa. Halos araw-araw ito ang kinagigiliwang ginagawa ng bawat tao. Bahagi na sa kugalian ng bawat Pilipino ang panonood o pakikinig ng balita, na kung mayroon mang panahon na pumapalya sila sa panonood ay parang hindi kumpleto ang kanilang araw. Ano kaya ang halagang papel
ng media bilang isa sa nabanggit na institusyon sa lipunan. Kadalasan sa pamilyang Pilipino, tuwing araw ng Linggo, ay mapapansin mo na halos buong mag-anak ay sama-samang pumupunta sa simbahan. Makikitang napakahalaga para sa kanila ang pagbibigay oras sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ano kaya ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa tao o sa ating lipunan? Matutunghayan mo sa araling ito ang mahalagang layunin na ginagampanan ng lipunang sibil, media, simbahan bilang katuwang sa pamamagitan sa paghatid ng tulong o serbisyong publiko para sa kabutihang panglahat. Handa ka na ba? Halika na't sagutin mo ng buong puso't galak ang paunang gawain na kalaan para lamang sa'yo. Buksan ang inyong module sa pahina 3-4. Subukan muna nating sagutin ang nasa unang gawain. Babasahin nating sabay-sabay ang panuto. Nakahanda na ba ang lahat? Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang pinakatamang sagot sa sagutang papel. Ihanda na ang sagutang papel o notebook at ballpen. Paalala, maging tapat po tayo sa ating mga gawain at sa pagwawasto sa ating mga kasagutan. Good luck! Unang tanong. Alin sa mga nabanggit ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng simbahan bilang isa sa mga institusyon ng lipunan? Ulitin ko, alin sa mga nabanggit ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng simbahan bilang isa sa mga institusyon ng lipunan? A. Pangangalaga sa kapaligiran. A. Pangangalaga sa kapaligiran. B. Pagpapahayag ng katotohanan. B. Pagpapahayag ng katotohanan. C. Maisulong ang ekonomiyang pag-unlad. C. Maisulong ang ekonomiyang pag-unlad. D. Gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan. D. Gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan. Ang tamang sagot ay magaling, letrang D. Gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan. Pangalawang tanong. Bakit karamihan sa mga tao ay nawiwili sa panonood at pakikinig ng balita? Ulitin ko, bakit karamihan sa mga tao ay nawiwili sa panonood at pakikinig ng balita? A. Dahil nakikita nila ang mga naganap sa loob at labas ng bansa. A. Dahil nakikita nila ang mga naganap sa loob at labas ng bansa. B. Dahil nakapagbibigay ito ng babala kung may bagyo man na darating. B. Dahil nakapagbibigay ito ng babala kung may bagyo man na darating. C. Dahil nakikita at naririnig ng mga tao ang mga nangyayari sa paborito nilang artista. C. Dahil nakikita at naririnig ng mga tao ang mga nangyayari sa paborito nilang artista. D. Lahat ng mga nabanggit ay tama. D. Lahat ng mga nabanggit ay tama.
Ang tamang sagot ay tama. Letrang D. Lahat ng mga nabanggit ay tama. Pangatlong tanong. Ano sa palagay mo ang pinakamahalagang layunin ng lipunang sibil? Ano sa palagay mo ang pinakamahalagang layunin ng lipunang sibil? A. Pakikilahok ng mga mamamayan. A. Pakikilahok ng mga mamamayan. B. Maisulong ang likas-kayang pagunlad. B. Maisulong ang likas-kayang pagunlad. C. Pagsusulong sa adbokasya ng mga politiko. C. Pagsulong ng adbokasya ng mga politiko. D. Maisulong ang interes ng mamamayan. D. Maisulong ang interes ng mamamayan. Ang tamang sagot ay magaling. Letrang B. Maisulong ang likas-kayang pagunlad. Pang-apat na tanong. Ano ang layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil? Ano ang layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil? A. Maghatid ng hindi makatotohanang impormasyon. A. Maghatid ng hindi makakatotohanang impormasyon. B. Maghahatid ng mga balita na pumapabor sa politiko. B. Maghahatid ng mga balita na pumapabor sa politiko. C. Magsusulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. C. Magsusulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. D. Maghahatid ng one-sided na balita sa masa. D. Maghahatid ng one-sided na balita sa masa. Ang tamang sagot ay tama. Letrang C. Magsusulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Panglimang tanong. Ano ang tinutukoy na anyo ng lipunan na naging instrumento para magkaroon ng makatao at mapagmahal na lipunan? Ano ang tinutukoy na anyo ng lipunan na naging instrumento para magkaroon ng makatao at mapagmahal na lipunan? A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paaralan. D. Media. A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paaralan. D. Media. Ang tamang sagot ay letter B, simbahan. Mga mag-aaral, ipagpatuloy natin ang mga katanungan mula 6 hanggang 10 pagkatapos ng maikling patalastas. Stay tuned! The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation,
Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. I'm back! Okay, ipagpatuloy natin ang ating maikling quiz. Ika-anim na tanong, alin sa mga pangungusap sa ibaba ang nagpapakita ng negatibong epekto ng media sa mga tao? Ulitin ko, alin sa mga pangungusap sa ibaba ang nagpapakita ng negatibong epekto ng media sa mga tao? A. Nalalaman ng mga tao kung may bagyong darating. A. Nalalaman ng mga tao kung may bagyong darating. B. Nakapagbigay impormasyon sa mga tao sa naganap sa lipunan. B. Nakapagbigay impormasyon sa mga tao sa naganap sa lipunan. C. Naaaliw ang mga tao sa pakikinig o panonood sa mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa. C. Naaaliw ang mga tao sa pakikinig o panonood sa mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa. D. Ang mga negatibong balita gaya ng mga karahasan at krimen ay nakapagbibigay ng takot sa mga tao sa lipunan. D. Ang mga negatibong balita gaya ng mga karahasan at krimen ay nakapagbibigay ng takot sa mga tao sa lipunan. Ang tamang sagot ay tama, letrang D. Ang mga negatibong balita gaya ng mga karahasan at krimen ay nakapagbibigay ng takot sa mga tao sa lipunan. Ikapitong tanong, paano nakatulong ang lipunang sibil sa mga mamamayan? Ulitin ko, paano nakatulong ang lipunang sibil sa mga mamamayan? A. Naibigay ng mga publiko ang pera sa mga tao sa panahon ng eleksyon. A. Naibigay ng mga publiko ang pera sa mga tao sa panahon ng eleksyon. B. Naibigay ng mga nanunungkulan sa gobyerno ang mga yaman ng bansa sa mga tao. B. Naibigay ng mga nanunungkulan sa gobyerno ang mga yaman ng bansa sa mga tao. C. Naibigay ng mga publiko at mga nanunungkulan sa gobyerno ang mga pangangailangan ng mga tao. C. Naibigay ng mga publiko at mga nanunungkulan sa gobyerno ang mga pangangailangan ng mga tao. D. Naibigay ng lipunang sibil ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi kayang tugunan ng pamahalaan. D. Naibigay ng lipunang sibil ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi kayang tugunan ng pamahalaan. Ang tamang sagot ay letrang D. Naibigay ng lipunang sibil ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi kayang tugunan ng pamahalaan. Ikawalong tanong, ito ay tumutukoy sa anyo ng lipunan na may tungkuling makapagbigay ng tamang impormasyon sa nakakarami upang mahubog ng tamang pag-isip, opinyon, layunin, at kaalaman ng mga tao.
ulitin ko. Ito ay tumutukoy sa anyo ng lipunan na may tungkuling makapagbigay ng tamang impormasyon sa nakakarami upang mahubog ng tamang pag-isip, opinyon, layunin at kaalaman ng mga tao. A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paralan. D. Media. A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paralan. D. Media. Ang tamang sagot ay wow, magaling! Letrang D, media. Ikasyam na tanong. Ito ay tumutukoy sa anyo ng lipunan na may layuning tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi natutugunan ng pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa anyo ng lipunan na may layuning tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi natutugunan ng pamahalaan. A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paralan. D. Media. A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paralan. D. Media. Ang tamang sagot ay letrang A, lipunang sibil. Panghuling tanong. Alin sa nakatala sa ibaba ang hindi kabilang sa kontribusyon ng simbahan sa ating lipunan? Alin sa nakatala sa ibaba ang hindi kabilang sa mga kontribusyon ng simbahan sa ating lipunan? A. Naitaguyod nito ang karapatang pantao. A. Naitaguyod nito ang karapatang pantao. B. Naging gabay ang simbahan at mga aral nito sa marami. B. Naging gabay ang simbahan at mga aral nito sa marami. C. Nagkaroon ng charity program ang mga simbahan upang makatulong sa mga mahihirap. C. Nagkaroon ng charity program ang mga simbahan upang nakatulong sa mga mahihirap. D. Nakapagbigay ang simbahan ng mga payo sa mga politiko kung ano-ano ang mga dapat na programa na pwedeng ipatupad para sa mga mamamayan. D. Nakapagbigay ang simbahan ng mga payo sa mga politiko kung ano-ano ang mga dapat na programa na pwedeng ipatupad para sa mga mamamayan. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Nakapagbigay ang simbahan ng mga payo sa mga politiko kung ano-ano ang mga dapat na programa na pwedeng ipatupad para sa mamamayan. Kumusta na mga mag-aaral? May nakakuha ba sa inyo ng perfect score? Wow, magaling! Ang mga gawain sa bahaging ito ay makatutulong sa iyo upang matuklasan mo ang layunin ng lipunang sibil, ang likas-kayang pag-unlad,
ay iisang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panipunan, pang-ekonomiyang pagunlad or economic viability, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan o gender equality, at spiritualidad. Marami pa tayong dapat tuklasin sa ika-anim na pahina ng inyong module. Subukan naman nating suriin ang mga layunin. Kung saan ito ba'y napabilang sa lipunang sibil, media, o simbahan. Gumamit ng ibang papel para sa inyong sagot. Nakahanda na ba ang lahat? Very good! Nakahanda na ang lahat! Unang layunin. Layunin ito na makapagbigay ng tamang impormasyon sa nakakarami upang mahubog ng tamang pag-iisip, opinyon, layunin at kaalaman ng mga tao. Saan kaya ito napabilang? Ano ang tamang sagot? Tama! Napabilang ito sa media. Pangalawang layunin. Layunin itong maghatid ng balita sa mga tao at magbigay impormasyon. Tumpak! Napabilang ito sa media. Pangatlong layunin. Layunin ito na magbigay ng impormasyon kung ano ang mga nangyayari sa ating paligid, mapalokal man o international. Check! Napabilang sa media. Ikaapat na layunin. Upang matuto ang mga tao sa paggawa ng kabutihan at salita ng Diyos, very good! Napabilang ito sa simbahan. Ikalimang layunin. Layunin ito na hubugin at iukit ang moralidad sa ating lipunan. Tama! Napabilang pa rin sa simbahan. Ika-anim na layunin. Layunin ito na malaman ng lipunan ang pamantayan ng Diyos. Very good! Sa simbahan. Ikapitong layunin. Layunin ito ang pagtuturo ng tamang paraan ng pamumuno ay sa pamamagitan ng pagiging mapagkumbaba, mabuting halimbawa, at pagkakaroon ng debosyon sa kapakanan ng iba. Tama! Ito ay napabilang pa rin sa simbahan. Ikawalong layunin. Layunin ito ang magbibigay pansin sa pagkukulang ng pamahalaan. Layunin ito ang pagbibigay pansin sa pagkukulang ng pamahalaan. Saan ito napabilang?
Wow! Tama! Sa lipunang sibil. Ikasyam na layunin. Pagbibigay lunas sa suliranin ng karamihan. Pagbibigay lunas sa suliranin ng karamihan. Saan ito napabilang? Tama! Nasa lipunang sibil. Ikasampung layunin. Tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi natugunan ng pamahalaan. Tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi natugunan ng pamahalaan. Tumpak! Ito ay napabilang pa rin sa lipunang sibil. Ngayon naman ay iyong linangin ang kaisipan tungkol sa ating aralin. Tayo na at ating unawain. Ano nga ba ang lipunang sibil? O ano ang layunin ng lipunang sibil? Ang lipunang sibil bilang isang organisasyon ay binubuo ng mga grupo o mga membro ng mga pribadong mamamayan na siyang may malaking ambag sa mga desisyon sa isang pamayanan o bayan at nagsilbi ding katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng mga basihang serbisyo tulad ng edukasyon, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ay isang organisasyon na kusang nag-uorganisa ng mga sarili para makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi kayang ibigay ng pamahalaan. Ang lipunang sibil ay hindi napasailalim sa mga politiko na ang tanging pangunahing layunin ay mapanatili sa pwesto. Hindi rin ito hawak ng mga negosyante sa lipunan na ang pakay ay para laong mapalago ang kita. Ilan sa mga layunin ng lipunang sibil ay ang mga sumusunod. Una, maisulong ang likas-kayang pag-unlad. Pangalawa, magkaroon ng isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan. Ikatlo, maisulong ang pang-ekonomiyang pang-unlad or economic viability. Ikaapat, pakikilahok ng mga mamamayan. Kalima, pangangalaga ng kapaligiran. Ikaanim, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan o gender equality at espiritualidad. Ano nga ba ang layunin ng media? Ang media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay itinuturing na may napakamahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang mga mahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Halos lahat ng tao sa mundo, bata man o matanda, babae man o lalaki, may trabaho o wala, lahat ay nawiwili sa pakikinig o panonood ng balita na siyang nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Marami sa mga Pilipino ay ginagawa itong libangan, lalong-lalo na sa tuwing gabi, pagkatapos maghapunan. Sama-sama ang mag-anak sa panonood ng balita. Dahil sa media, nalalaman natin ang mga mahalagang impormasyon ng ating bansa, tulad ng pagbibigay babala kung may paparating na bagyo.
para magkaroon ng kaukulang paghahanda ang mga tao. Dito mo rin malalaman ang balita tungkol sa isyong politikal, krimen, negosyo, sports, showbiz, opinyon at iba pa. Ang media ay kailangang patas at walang kinikilingan sa paghahatid ng balita. Sa pagpapalutang ng mahalagang impormasyon ay kailangang walang ginagawang pagbabawas o pagdaragdag ng impormasyon dahil magdulot ito ng kawalan ng kumpiyansa ng mga tao sa media at mawawalan ng kabuluhan ang balita na ipinahahayag. Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay ang pagsusulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Tungkulin ito ang pagpapahayag ng katotohanan na maging basihan ng mga tao sa matalinong pagpapasya at tamang pagkilos sa lipunan. Mga mag-aaral, ipagpatuloy natin ang ating talakayan pagkatapos ng maikling patalastas. Huwag bibitaw. Stay tuned sa Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Arkikons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Teacher Francisco Pularan Jr. Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Tatalakayin na naman natin ang layunin ng simbahan. Ngayon, ating alamin kung ano ang layunin ng simbahan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na naniniwala at may takot sa Diyos. Sa katunayan, napakarami nating relihiyon sa buong bansa na naging dahilan kung bakit napakaraming simbahan sa Pilipinas. Nakasaad sa ating konstitusyon na may separasyon ang Estado at simbahan, kung kaya hindi nanghihimasok ang pamahalaan sa gawain ng simbahan. Lahat ng tao sa Pilipinas ay malayang makapili kung ano at saan simbahan gusto umanib at magsimba. Ang simbahan ay itinuturing banal na lugar kung saan malayang maipahayag ng mga tao ang kanilang pananampalataya. Sa panahon ngayon, naganap na ang mga iba't ibang problema sa lipunan gaya ng krimen, korupsyon, legal drugs, katiwalian, kawalan ng trabaho, kahirapan, pagkalat ng iba't ibang sakit, digmaan at marami pang iba. Sa ganitong mga pangyayari, ang simbahan ay may napakahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Layunin ng simbahan na gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan, magkaroon ng pagmamahal at sa Panginoon. Turuan ang mga tao sa paggawa ng kabutihan batay sa salita ng Diyos.
Iukit ang moralidad ng mga tao sa pamamagitan ng pagkilos ayon sa pamantayan ng Diyos. Ito ang nagsilbing tagapagpaalala na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagbibigay kasiyahan sa Diyos, kung kaya kailangan ng bawat tao ang maging mapagkumbaba at mapagpatawad. Ang simbahan ang siyang tumulong sa lipunan na maitaguyod ang karapatang pangtao. That's all for today, Grade 9 Learners. Naway na nakuha kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Inaasahan ko na kayo ay handa na sa pagsusulit para sa aralin natin ngayon. Ihanda ang inyong sagotang papel o notebook at ballpen para sa gagawin nating evaluasyon. Good luck and God bless! Babasahin natin ang panuto ng sabay-sabay. Handa na ba ang lahat? Okay, very good! Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang pinakatamang sagot sa sagotang papel. Handa na ba ang lahat? Unang tanong. Ano ang layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil? Ulitin ko. Ano ang layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil? A. Maghatid ng hindi makakatotohan ng impormasyon. A. Maghatid ng hindi makakatotohan ng impormasyon. B. Maghahatid ng mga balita na pumapabor sa politiko. B. Maghahatid ng mga balita na pumapabor sa politiko. C. Magsusulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. C. Magsusulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. D. Maghahatid ng one-sided na balita sa masa. D. Maghahatid ng one-sided na balita sa masa. Ikalawang tanong. Ano ang tinutukoy na anyo ng lipunan na naging instrumento para magkaroon ng makatao at mapagmahal na lipunan? Ulitin ko. Ano ang tinutukoy na anyo ng lipunan na naging instrumento para magkaroon ng makatao at mapagmahal na lipunan? A. Lipunang sibil. B. Simbahan. C. Paaralan. D. Media. Ikatlong tanong. Alin sa mga nabanggit ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng simbahan bilang isa sa mga institusyon ng lipunan? Ulitin ko. Alin sa mga nabanggit ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng simbahan bilang isa sa mga institusyon ng lipunan? A. Pangangalaga sa kapaligiran. B. Pagpapahayag ng katotohanan. C. Maisulong ang ekonomiyang pagunlad. D. Gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan. Kaapat na tanong. Bakit karamihan sa mga tao ay nawiwili sa panonood at pakikinig ng balita? Ulitin ko. Bakit karamihan sa mga tao ay nawiwili sa panonood at pakikinig ng balita? A.
dahil nakikita nila ang mga naganap sa loob at labas ng bansa? A. Nakikita nila ang mga naganap sa loob at labas ng bansa? B. Dahil nakapagbibigay ito ng babala kung may bagyo man na darating. B. Dahil nakapagbibigay ito ng babala kung may bagyo mang parating. C. Dahil nakikita at naririnig ng mga tao ang mga nangyayari sa paborito nilang artista. C. Dahil nakikita at naririnig ng mga tao ang mga nangyayari sa paborito nilang artista. D. Lahat ng mga nabanggit ay tama. D. Lahat ng mga nabanggit ay tama. Ikalimang tanong, ano sa palagay mo ang pinakamahalagang layunin ng lipunang sibil? Ulitin ko, ano sa palagay mo ang pinakamahalagang layunin ng lipunang sibil? A. Pakikilahok ng mga mamamayan. A. Pakikilahok ng mga mamamayan. B. Maisulong ang likas-kayang pag-unlad. B. Maisulong ang likas-kayang pag-unlad. C. Pagsulong sa advokasya ng mga politiko. C. Pagsulong sa advokasya ng mga politiko. D. Maisulong ang interes ng mga mayayaman. D. Maisulong ang interes ng mga mayayaman. Ngayon ay iwawasto na natin ang inyong mga sagot. Paalala, maging tapat po tayo sa ating mga gawain at sa pagwawasto sa ating mga kasagutan. Ito na ang mga sagot. Number 1, C. Number 1, C. Number 2, B. Number 2, B. Number 3, D. Number 3, D. Number 4, D. Number 4, D. Number 5, B. Number 5, B. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Nag-enjoy ba kayo? Naway marami kayong natutunan sa umagang ito. Upang madagdagan pa ang inyong kalaman, isagawa ang gawaing pito na makikita sa page 14 ng inyong module. Maraming salamat sa inyong pakikinig. To God be all the glory. Goodbye and God bless. Rajos Eskwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Yofemia T. Gamutin Sasso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Roben J. Riponte. Members, Cecinia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorelie E. Quijano, Given G. Hinampas, Judy Land T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team,
Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.